Amen. At narito po ating pinagpalamang aral, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved co-elder, brother Noela Braganza. Tayong lahat ay mag-aisa. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang tayo gabayan sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Opo, dakilang Diyos, ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nariyan sa kalangitan at nakatunghay sa amin sa oras na ito at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming lubos-labis na pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Salamat po, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan at ang higit sa lahat ang masaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan na kung saan ang iyong banal na presensya siya ang aming kalakasan at tagumpay sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoong Hesus, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Nalito kami sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, linisin mo ang aming mga puso, lalo na ang iyong abang lingkod, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, pagsalangsang, sa iyong dakilang kalooban. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod na daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng iyong salita, O Diyos, at bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. At sa bawat makikinig, O Diyos, ito'y ipaunawa mo sa bawat isa sa amin. At so, ng panalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, we bind and cast out, cast out, cast out unbelief in doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay alam makakaupo na sa ating mga upuan. At sa kapahintuhutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will D. Estrada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa Gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa ating webcast sa viewers na nariyan na talagang lagi natin silang kasama, na talagang nariyan na umaantabay, na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ano man ang inyong mga kahilingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay kanyang ipagkakaloob. Maging sa inyong mga karamdaman, ito'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pong pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, at medyo talagang napakabilis po ng oras, at limitado ang ating oras, at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Deuteronomy ng Kapitulo 8 ng talatay 9 hanggang 12, talon ng 14, talon ng 17 hanggang 19. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi nga po dito ng minamahal sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 9, ang sabi nga po dito, lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal, at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso, at kakain ka ng at mabubusog ka
at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain sa kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagpatayo ng mabubuting bahay ay iyong natatahanan. Ay magmamataas ang iyong puso at iyong malilimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila ay aking pinatutuhanan laban sa iyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah sa ating buhay, mga minamahal, ang ating itong tatalakayin natin ngayon, mga minamahal. Ito ay bibigyan natin ng titulo na The Deadly Problem of Forgetfulness. The Deadly Problem of Forgetfulness o yung tinatawag na sa buhay Kristiyano, spiritual amnesia. Amen. So sa ating buhay, kung ating titignan sa mga may edad, nariyan na talagang sila ay, o tayo ay makakalimutin. Amen. So sa ating buhay, minsan o madalas nating nakakalimutan ang mga magagandang nangyari sa ating buhay. At ang mahirap makalimutan, mga minamahal, ay yung mga pangit o yung mga hindi magagandang nangyari sa ating buhay. Pero yung mga bagay na magaganda na ginawa ng ating dakilang Diyos, ito ay ating nakakalimutan. Amen. Dito sa ating teksto, mga minamahal, dito sa ating nabasa, na salita ng ating dakilang Diyos na kaya binigyan natin ang The Deadly Problem of Forgetfulness. Amen. Na ating napansin dito na sa ating buhay, sa buhay Kristiyano, talagang nangyayari ito, mga minamahal, na kapag tayo ay talagang nakakain, tayo ay talagang busog na busog sa ating buhay, masasabi natin na ang dakilang Diyos, minsan nakakalimutan natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Suko yung ating tinignan dito o tignan natin, mga minamahal, dito sa ating nabasa, yung may word. Tignan natin yung dito tayo mag-concentrate doon sa word na sinabi ng ating dakilang Diyos na alalahanin o yung word na remember. Amen. So dito sa kasulatan, sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, marami tayong makikitang mga verses, mga minamahal, na nabanggit yung word na remember. Na kung ating titignan sa ating buhay, mga minamahal, kung magkakaroon tayo ng tinatawag na initial observation, na kung titignan ilang ulit binanggit, ilang ulit sinabi dito, repeated admonition to
remember na patuloy nating alalahanin ito sa ating buhay. Saan po natin makikita yan, mga minamahal? Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 15. Deuteronomy chapter 5 verse 15, ang sabi nga po dito, at iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang magkapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't inuuto sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipagiling mo ang araw ng Sabat. Amen. So ito yung salita ng ating dakilang Diyos na kanyang binabanggit po, mga minamahal, dito sa ating teksto. Amen. Lahat tayo nais ng ating dakilang Diyos, lahat ng bawat naririto, lahat ng nakaupo dito, mga minamahal, ayaw ng ating dakilang Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual amnesia. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating dakilang Diyos, ilang ulit na sinabi dito na yung word na alalahanin o remember, ating alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dito muli, mga minamahal, sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, nabanggit na naman po yung word na alalahanin. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, at iyong aalahanin ang buong paraan na ipanatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Amen. So, ito ang nais, ito ang salita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Na kung ating natitignan, mga minamahal, sa buhay ng mga Israelites, mga minamahal, nung panahon na talagang nariyan na gumagawa ang himala ng ating dakilang Diyos, nariyan na ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, na sila, mga minamahal, ay umaasa na lamang sa pakikinig. Ang mga Israelites ay umaasa lamang sila sa kwento. Amen. In Hebreo na ito ay talagang paulit-ulit lamang na kanilang pinapakinggan ang salita ng Diyos, dahil lang nung unang panahon talagang wala pa pong technology, wala pa silang mga papel, cellphone, hindi katulad sa ating panahon na ang salita ng Diyos ay madali nating maalala. Amen. Madali nating maalala ang salita ng Diyos kung ating ikukot, isusulat ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi natin ito makakalimutan. Nandiyan na picturean natin ang Biblia, salita ng ating dakilang Diyos. Ito ay ating naalala, hindi madaling makalimutan. Makita natin ang kung gaano kabuti at kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Supurin po ang ating dakilang Diyos na dito sa ating nabasa, mga minamahal, sa ating teksto na nabanggit, na talagang ang mga pinagpala ng ating dakilang Diyos, nabanggit na sila ay sagana, may mga talagang bahay, talagang kumbaga hindi sila naghihirap. Kung ating titignan sa buhay ng mga sanlibutan, mga minamahal, sila ay mga relax na relax lang. Amen. Nasabi nga ng mga taga-sanlibutan na maaring ito ay inyong naririnig, na sabihin nila na enjoy life. Sabihin nila. Yan ang lagi nating naririnig. Amen. Dito sa ngayon, sa ating buhay, ora mismo, mga minamahal, ano ba yung mga mabubuting bagay? Isipin natin kung ano yung mabubuting bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Ang mga mabubuting
gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa ating buhay, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano yung isang bagay na ating ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Sa hapong ito, narito tayo, nariyan ang pribilehyo na tayo ay malakas na malakas at tayo ay nakadalo sa ating banal na gawain. Amen. Isa yan sa mga biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung sa ating buhay, sa buhay Kristiyano, kung wala kang may pagpasalamat sa ating dakilang Diyos, maaaring something wrong sa iyong buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bawat isa na narito, bawat isa sa inyo ay nariyan ang talagang pinagkaloob ng Diyos, ang inyong kalakasan, taglay ang kalusugan na nanggagaling sa Kanya. Amen. So sa ating buhay na talagang kumikilos, ang ating dakilang Diyos na hindi natin yan makakalimutan. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So purihin po ang ating dakilang Diyos na sa ating buhay, sa ating titulo mga minamahal, ano na binigyan natin ng titulo na deadly problem of forgetfulness. Dahil sa kabila ng tayo ay patuloy na nakakarinig ng salita ng ating dakilang Diyos, ay nariyan na talagang patuloy din natin na nakakalimutan ang ating dakilang Diyos. Amen. Minsan ating naisasantabi ang gawain o ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating ito'y ihalimbawa, minsan sa ating buhay, tayo ay makakalimutin bawat isa sa atin na encounter natin yan, naranasan natin na isang bagay ay nakalimutan natin. Halimbawa sa isang susi o sa iyong wallet, hindi mo alam kung saan mo nailagay. Dahil ikaw nga ay talagang makakalimutin na kung ating titignan, yan ay isang bagay na talagang serious na problema sa ating buhay. At maging sa mga Israelites, mga minamahal, ano yung serious problem ng mga Israelites sa kanilang buhay? Yung kanilang kasalanan sa ating dakilang Diyos, yung sa kabila ng ibinigay na ng Diyos, ang biyaya sa kanila, binigyan na sila ng instruction sa kanilang paglalakbay papunta sa ipinangako na lupain, talagang nariyan pa rin yung kanilang pagsuway. Nariyan pa rin ang kanilang hindi pagsunod sa ating dakilang Diyos. So yun po yung naging problema ng mga Israelites. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng awit ng Kapitulo 106 ng talatay 7, ang sabi nga po dito, hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila inaalala ang karamihan ang iyong mga kagandahang loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid bagay, sa dagat na mapula. Amen. So sa ating buhay pala mga minamahal, na talagang nariyan na talagang alalahanin natin, we have to always remember ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa ating buhay, kung sagana tayo, ay madali nating makalimutan ang ating dakilang Diyos. Sinasabi nga po na sa dito na forgetting leads to rebellion. Forgetting leads to rebellion. Kung ating titignan sa ating mga anak, sa mga magulang na may mga anak, kung ating titignan kung may mga anak tayo na talagang hindi sumusunod, hindi talagang nariyan na walang galang, sumusuway sa mga magulang, madaling sumuway, talagang nariyan na madaling siya ay mag-rebelde.
Amen. Madaling mag-rebuild. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit, ng kapitulo 106, ng talatay 21, ang sabi nga po, nilimot nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Amen. Kung ating tingnan mga minamahal na paulit-ulit na sinasabi dito sa ating nabasa dito sa mga verses na ating pinag-aaralan, yung alalahanin. Laging pinapaalala ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Na itong ating mga nabanggit na mga verses ay pawang nasa Old Testament. Amen. At ating tingnan naman dito sa New Testament kung ano yung makikita natin, saan natin makikita yung word na remember o yung alalahanin. Amen. Ano yung ating ginagawa tuwing first Sunday of the month? Amen. Ating inaalala yung Holy Communion. Amen. Ating inaalala ang banal na hapunan. Ating inaalala ang kabutihang ginawa ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga po sa Lucas ng Kapitulo 22 ng talatay 19, ang sabi nga po dito, at siya ay dumampot ng tinapay at nang siya ay magkapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen. So ito yung ibinigay ng Diyos o ito yung ginagawa natin upang ating maalala ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang ang ating dakilang Diyos, ito ay hindi natin makalimutan. Amen. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na kung ating titignan mga minamahal sa mga Israelites, sa mga Hudyo nung unang panahon ay nagkakaroon sila o ginagawa nila yung annually Passover na sila ay kumakatay ng tupa at talagang iniaalay yung dugo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Amen. So sa ating kapanahonan, hindi na yung dugo ng lamb, hindi na dugo ng tupa, kundi tayo ay pinatawad na ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginawa ng ating dakilang Diyos na ito upang ating siyang patuloy na alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng John chapter 1 verse 29. Ang sabi nga po dito, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya at sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan sa banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at maaring may tanong ang bawat isa sa atin, maaring ano ba yung mga common causes? Ano ba yung mga common causes of spiritual forgetfulness? Common causes of spiritual forgetfulness. Bakit minsan o madalas nakakalimutan natin ang ating dakilang Diyos? Amen. Nakakalimutan natin ang ating dakilang Diyos. Number one, it can be caused by pride. Amen. It can be caused by pride. Ating basahin dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 11 up to 12. Ang sabi nga po dito sa ating teksto na mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at
ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. Amen. Lahat tayo mga minamahal, lahat ng anumang bagay na mayroon tayo, ito ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, lahat ng bagay na mayroon tayo, yung idea, yung talento natin sa ating mga negosyo, yung talento natin o yung mga effort natin na nagkaroon tayo ng bahay, nagkaroon tayo ng sasakyan, mayroon tayong magandang kalusugan, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang ibang gumawa ito. Ito ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, kapag meron tayo nito mga minamahal, ang iba ay nakakalimutan ang ating dakilang Diyos. Amen. Yung tinatawag na forgetfulness. Amen. Madaling makalimutan ang ating dakilang Diyos kung ang tao ay sagana. Kung ang tao ay talagang sagana, nariyan sa kanya lahat, talagang hindi naghihirap, talagang makikita mo ang o makikita mo sila na talagang nandyan sa mga pasyalan, nandyan sa mga resort, nandyan sa mga kasayahan. Amen. Pero pag ikaw, pag tayo ay magyaya sa banal na gawain, tayo ay magyaya sa Bible study, mga minamahal, o sa gawain ng ating dakilang Diyos, talagang napakahirap magyaya. Amen. Napakahirap magyaya sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pero pag ikaw ay magyaya sa mga kasiyahan, hindi ka na magdadalawang salita. Napakadali. Na talagang totoo ang sinabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng bagay ay may oras. Amen. There's a time for everything. Amen. Lahat ng kasayahan, lahat ng ating mga ini-enjoy, talagang yan ay galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Saan po natin makikita yan? Sa salita ng ating dakilang Diyos. Ating buksan ang ating Biblia dito sa aklat ng unang Timoteo ng Kapitulo 6 ng talatay 17. Ang sabi nga po dito, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa atin sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalag. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos dito sa wikang English. Napakaganda po ang pagkasabi dito, mga minamahal. Ang sabi nga po dito, charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Tignan nyo mga minamahal yung last word na sinabi po dito. Give it us richly all things to enjoy. Yung nabanggit ko kanina na there's time for everything. Tayo mga minamahal, mayroong panahon, may time na tayo din ay mag-enjoy dahil ito'y sinabi ng ating dakilang Diyos. Ngunit sa ating buhay, hindi masama na tayo ay mag-enjoy. Ngunit unahin muna natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang napakasarap magpuri, napakasarap umawit kapag naaalala mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay.
Amen. Lalo na ating nararamdaman, katulad kanina na ating nararamdaman, hindi pinagkait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang banal na presensya. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At isang bagay pa po mga minamahal na ano ang the value of remembering. The value of remembering. Una mga minamahal, sinabi-sinabi ng Biblia mga minamahal, warn us against the folly of foolishness. Warns us against the folly of foolishness. Luke chapter 17 verse 32. Ating alalahanin, we have to remember Lot's wife. May direktiba na ang ating dakilang Diyos. Binigyan ng babala ang asawa ni Lot. Ngunit siya ay hindi sumunod. Nung siya hindi sumunod, anong nangyari kay sa asawa ni Lot, mga minamahal? Siya ay naging haliging asin. Amen. Yan po yung warning ng ating dakilang Diyos na talagang yung kanyang salita, yung kanyang warning, talagang alalahanin natin na huwag nating kalimutan, huwag nating isantabi ang salita ng ating dakilang Diyos. At pangalawa, mga minamahal, God teaches us the lesson of God's great deeds. Amen. Awit, Kapitulo 105, ng talatay 5. Ang sabi nga po dito, alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. At yung kababalaghan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pinakain niya yung 5,000 tao ng 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng ating dakilang Diyos dahil pinakain niya yung 5,000 mga kalalakihan. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, kaya totoo yung kanyang salita na I am the bread of life. Amen. At nung binuhay niya si Lazaro mula sa kamatayan, na namatay na si Lazaro mga minamahal, nasabi ng ating dakilang Diyos, I am the life and the resurrection. Amen. So ating alalahanin ang dakilang gawa ng ating dakilang Diyos upang sa ating buhay, sa ating paglilingkod, hindi natin makalimutan ang kanyang mga dakilang gawa. Amen. Na ating patuloy na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating alalahanin ang ginawa, mga himala ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Anong ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay? Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, pinagpala, nariyan na talagang walang bahay, pinagkalooban ng bahay, nagkaroon ng mga brand new na sasakyan. Yan po yung mga talagang kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating dakilang Diyos, kung ating titignan pang mga minamahal, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala upang sa bawat Kristiyano, upang sa bawat mga mananampalataya ay hindi natin makalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi natin siya makalimutan at tayo ay narito ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At paano natin malalabanan ang spiritual amnesia sa ating buhay? Katulad ng nabanggit ko kanina, ayaw ng Diyos na bawat isa na narito ay magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual amnesia o makalimutan natin ang ating dakilang Diyos. Remember the goodness of God. Na tayo ay manatili sa salita ng ating dakilang Diyos, manatili sa kanyang presensya, at ating bulay-bulayin ang kanyang banal na salita, Joshua 1:8. Amen. Pag nagawa natin ito mga minamahal, maiiwasan natin yung tinatawag na spiritual amnesia. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na
bawat isa sa atin, nais ng Diyos na tayo ay manatili. Huwag nating kalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Be still sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Awitin natin itong mga minamahal na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Nasa kabila, minsan o madalas, ating nakalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan sa ating buhay, kinakalimutan natin siya. Isinasantabi natin siya. Tayo ay lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit ang ating dakilang Diyos ay patuloy. Patuloy na nananariyan mga minamahal. Nais ng Diyos na bawat isa sa atin, ayaw niya tayong mapalayo, ayaw ng dakilang Diyos na siya ay ating kalimutan sa ating buhay. Ang tanong na ang ating dakilang Diyos naging tanong niya sa kanyang mga alagad nung siya ay huling mangaral sa kanyang mga apostol doon sa upper room, ang tanong niya sa kanyang mga alagad, iiwan niyo ba ako? Sa ating buhay, yan din ang tanong ng ating dakilang Diyos, iiwan ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus?
Kalilimutan ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay upang hindi natin makalimutan ang ating dakilang Diyos? Tayo ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating alalahanin ang kanyang mga kabutihan, ang kanyang himala na ginawa sa ating buhay na dati tayo ay makasalanan, nasa lusak ng kasalanan, nasa karamdaman taglay ang karamdaman, ngunit tayo ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, tayo ay magpatuloy dahil na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo manalangin. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong banal na salita na aming napag-aralan sa hapong ito, maging sa bawat isa, Panginoon, na nakinig, Panginoon. Panghawakan mo, Panginoong Hesus, ang bawat isa na narito, Panginoon. Panghawakan mo kami na hindi ka namin ma kalimutan, hindi kami lalayo sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ikaw ang patuloy na paglilingkuran habang ang bawat isa na nanarito ay nabubuhay. Hallelujah. Purihin ang aming pinamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay manalangin, ating panalangin, ang ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, na ito kami sa iyong banal na harapan. Aming ipinapanalangin ang aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, na bigyan pa sila ng mahabang buhay, bigyan pa ng kalusugan, maging ang kanilang mga anak na kanilang katuwang, Bilabad Almeida Children, sa ministering ito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoong Hesus, at sa aming mga buhay, Panginoong Hesus, narito kami, O Diyos. Tayong mga minamahal ay sama-sama mga minamahal na ating palalayasin lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng incurable diseases. Palalayasin natin ito sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte sa ibabaw ng ating katawan na may karamdaman, at ito'y sama-sama nating palalayasin. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit, incurable diseases, high blood, diabetes, tuberculosis, asthma, gallbladder, heart stroke, kidney trouble, pananakit ng katawan, panghihina ng paningin, panghihina ng tainga, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, COVID-19, dengue, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus name, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo mga minamahal ay sabay-sabay nalulundag, sabay-sabay ng hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay tayo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ng mga minamahal ay dadako sa announcement at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating malapang Hesus, maminamahal. God bless you po, ating beloved elder brother Romy Benitez, Ebanghelyo ng Kaligtasan, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pang napakinggan muli natin ang kanyang pangangaral o ang kanyang pangungusap sa ating lahat. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, at kung inyo pong sinusundan at maliwanag po na ang kanyang pangungusap, maminamahal, ay alalahanin natin palagi ang kanyang hindi matatawarang gawa sa ating buhay. Amen. Amen. Marami na ngayong mga kapatiran nakakalimot
Linggo na lang talaga sila nakakaalala. Pagdating ng Miyerkules, wala. Pagdating ng overnight, wala. Amen. Amen. Kaya ang ating mahal na pastor, palagi tayong pinaalalahanan, maminamahal, lagi tayong sinasabihan na huwag mag-absent dahil sa ating pagdalo, tutubo ang ating pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Amen? Ganun lang kasimple ang pangangaral at pangungusap na yan. Ngunit kung inyong intindihin, inyong unawain, amen? Amen? Ano na ngayon? Lumilihis na tayo, sumusunod na tayo ngayon sa uso ng sanlibutan. Amen. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin ninyo ang inyong pinanggalingan. Dati-rati, mga alipin kayo ng Ehipto. Amen. Ano po yung Ehipto na yun? Mga kasalanan natin, mga karamdaman natin, mga problema natin. Galing tayo sa mga dambuhalang relihiyon na walang dinudulot sa ating kabutihan. Amen. Amen. Pero ngayon, malaya na malaya dahil pinagaling sa cancer. Amen. Pinagaling sa sakit sa puso. Amen. Amen. Yung ating pagiging drug addict, pinalaya tayo. Amen. Amen. Hindi na tayo makapagpapasalamat. Kaya maminamahal, ang sabi ng ating napakinggang mensahe, nagkaroon tayo ng spiritual amnesia. Amen. Amen. Naalala ko yung mensahe na yan, maminamahal, ilang ulit-ulit po na ating pong pinag-aaralan. Amen. Amen. Kaya maminamahal, dapat talaga sa simply at simply na pagpapaalala. Kaya nga sabi ng awitin ng lagi nating inaawit, it's so good to remember. Amen. The goodness of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating malapin. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating malapanginoon. At God bless you po. I give a double honor and respect to the man of God, none other than our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa ating pong mga kapwa manggagawa, ordained preacher, preachers, sa ating pong beloved elders, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors, sa ating webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Amen? Good afternoon, maminamahal. Narito po kayo nakatune in, nakapanood ng live webcast dito sa Pilipinas, sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah! At tayo po'y pinagpalang lubos, maminamahal, 24/7, napapanood, napapakinggan, na sa atin na talaga, maminamahal, ang ating kakulangan kung hindi pa natin yan pahalagahan. Amen! Amen! Mayroon akong ibabahagi sa inyo na napakahalaga, napaka-importanting mensahe. Pakinggan muna ninyo ako kahit 3 minuto lang. Amen. Alam niyo po yung ating live webcast, lalo na sa Metro Manila. Yung lahat ng mga kapatiran na mayroong cellphone, mayroon pong mga Netflix, amen. Sa umaga po, bago kayo magtrabaho, i-tune in po ninyo yan sa Netflix. At hanapin po ninyo ang Jesus Miracle Crusade main church live. It's either Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagkatapos, maminamahal, pag nakita na ninyo, umpisahan ninyo sa Joypol, isang oras yan hanggang sulim, 2 oras. Sumunod kayo sa pagpupuri. Isang tiyak na bagay, mayroon na kayong puri bago kayo lalakad sa inyong trabaho, sa iyong hanap buhay, saan man kayo paruroon. Amen. At sa gabi, ganun din po ang inyong gagawin. Amen. Iyo pong i-tune in uli. Halimbawa, Miyerkules kayo nakapanood, i-tune in ninyo yung Linggo. Pagkagabi, ganun din ang inyong gagawin. Araw-araw, kahit sa inyong mga tahanan, nakapagpupuri po kayo. At hindi na po kayo tinatamad. Kompleto instrumento, may song leader pa po kayo. Nakapagpupuri kayo pagkatapos ng 2 hours prayer. Puri, maminamahal, manalangin kayo. Kapag nagagawa po ninyo ito, pinagpala kayo. Dahil halos masusundan na ninyo ang ginagawa ng ating minamahal na mga manggagawa. Kapag nagawa po ninyo yan, protektado at protektudo kayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen! May instrumentalist ka na, may song leader ka pa, taga-main pa. Amen!
Kung mahal mo ang ating mga local na o dito sa mga province o probinsya na mga song leader, eh dito ka sa amin, sa atin mag-tune in. Kung gusto mong mahaba-haba, ang overnight natin, 1.5 hours ang ating Joy Paul. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. At ang ating sulim, isang oras. Di, 2 oras kalahati ang puri mo. Amen! Amen! Yan ay tip sa inyo, maminamahal, para sa inyong kaalaman, para matuto tayong magpuri. Dahil dito pa lamang sa lupa, tinuturuan tayong magpuri. Dahil hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. Pagdating natin sa langit, wala na tayo ibang gagawin kundi magpuri, na magpuri, na magpuri, nang magpuri sa Malapanginoon. Kapag kayo tamad magpuri, hindi kayo nagpupuri, isang tiyak na bagay, kung totoong may San Pedro at siyang may hawak ng susi, hindi kayo papasukin sa langit. Pero yan ay turo ng Katoliko. Hindi yan totoo. Sa ating mga tunay na mga Kristiyano, ang ating susi doon sa kalangitan, dito pa lamang sa lupa, natututo na tayong magpuri, katanggap-tanggap tayo pagdating sa langit, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya yung hindi nagpupuri, amen? Yung hindi marunong magpuri, amen? Binabaliwala ang pagpupuri, I doubt na tanggapin kayo ni San Pedro kung si San Pedro ang may hawak ng susi para papasukin kayo sa langit. Amen! Amen! Dahil ang mga tunay na Kristiyano parang isda yan. Pag hindi nakapagpupuri, mamamatayan. Ang isda, tanggalin ninyo sa dagat, tanggalin ninyo sa tubig, patayan. Ganon din ang mga Kristiyano. Kapag hindi na nagpupuri, patay na ang kanilang espiritual na buhay. Palakpakan natin ang ating Mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. At yan, maminamari, akin palaging ibabahagi kapag ako ang nag-announcement. Palakpakan natin ang ating Mahal na Panginoon. At i-remind ko po kayo para matuto talaga kayong magpuri. Huwag lamang dito sa araw ng gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo. At atin lamang pong i-update yung atin pong nalilikom na po muli. Last October 27 up to November 14. At this moment, mayroon na po tayong nalikom muli na 2,462. Dahil yung ating nalikom na 10,000, tinatapatan po ng another 10,000. Amen? Ay atin na pong nagastos at ibinibili na po natin yung atin pong mga materialis ngayon kasalukuyan sa mga sisters na po ang inuna at ginagawa na po natin kasalukuyan. At pagkatapos po yung malalagyan, maminamahal, ng para maayos, malinis yung ating pader, paikot, kikisamihan po natin yan. Pagkatapos nating makikisamihan yan, bibilhan na po natin yan ng Onidoro na D-plus na para ang ating palikuran, hindi na kayo mahihirapan. May tubig, may palikuran, isuswitch na lang ninyo para yung inyo pong komportabling buhay. Yan, maminamahal, ang atin pong laging ipinapaalala na huwag tayong mag-alala kahit tayo bigay ng bigay. Dahil ang ating ginagawa dito ay inaayos natin ang ating bahay-sambahan. Kahapon po, may pumunta dito nagsukat ng ating lote. Pangalawang reminder, huwag tayong magkalat ng dumi dito sa pastoral. Dahil nung dumating sila dito, pinulaan ng ating mga manggagawa na napaka, ano daw, dugyot, napaka, tawag nito, dumi. Pero ang tinitingnan na dumi, yun pong ating bodega dyan na yung inabandon, nilalagyan ng mga sira-sirang gamit. Hindi nakita yung ating nagawa dito, nakapag-flooring tayo, inaayos natin ang ating chapel, nakakisami tayo, ang nakita yung dumi natin diyan sa kwarto na inaabandon. Eh, sabi ko, alam na alam mo talaga, taga-Main daw sila, taga-Maynila daw sila. Kahit marinig ako ng mga beloved babies, di ako natatakot. Huwag kayong maminamahal matakot na tayo po'y dalawin ng taga-Main. At sasabihin, ako'y inutusan ng mala pastor, inutusan ng mga beloved babies. Kahit marinig ako ngayon, alam niyo dapat sa dalawang tiktik, dalawang bantay, ay dalawang inutusan ng mga tiktik ni Moses para tiktikan ang lupang pangako, ang Kanaan, sampu po doon ang mga bad report. Dalawa lang ang good report. Amen? Amen? Huwag tayong tumulad doon sa bad report na sampo.
pinupulaan tayo dito, maminamahal, na dugyo tayo. Inis na inis ako. Sabi ko, kung salamat siya, magpasalamat siya, hindi ko siya inabutan. Dahil ang mga worker natin, inutusan, ipadakot daw lahat. Akala mo, beloved babies siya. Diyos ko po. Di na takot sa balat niya at sino siya para utos-utusan ang mga manggagawa. At hanapin ako. Hindi naman pala nagsukat ng ating chapel ang sinukat yung doon sa kabila. Kaya para kasakalaman ating beloved minister, Junis Guerra. Ating beloved minister, manugang ng ating beloved pastor. Ating beloved husband, ating beloved Peach. Pag kayo'y nag-utos, see to it na with love sila pag nag-approach dito sa mga probinsya. Hindi nila alam anong buhay namin dito. Iilan lang kaming mga manggagawa, nagsisikap kami na malinis at maayos ang ating pastoral. Hindi tayo pwede dito pulaan ang pulaan na lamang. Hindi man lamang tayo ma-appreciate. Praise the Lord, mga kapatid, pinagpala kayo rito. Ang tinitingnan dito, yung mga kasiraan, di nandun siya sa 10 tik-tik. Amen? Amen? Praise the Lord! Matuto tayo, maminamahal, na magano sa kanila, magmulat sa kanila. Hindi komo, igaling sila sa main church. Lagi nilang ginagamit yan. Galing kami sa main church. Inutusan kami ng mga beloved babies. So what? Ako naiinis, maminamahal, dahil hindi nila alam ang ating mga ginagawa dito. Grabe ng pagsisikap. Pagkatapos, akala mo sino-sino silang pumupunta dito. Kung ang mga beloved babies magsasabi sa akin, I will accept it. Pero kung ordinaryong mananampalataya, sino ba yan? Bumalik siya rito, kahit anong oras, harapin ko siya, imumudbud ko pa siya diyan sa mga pinagdadakot na, pinagdadakot daw yung ating mga basurahan diyan sa harapan. Kaya maminamahal, pakiusap lang, huwag kayong magkalat ng basura. Amen? Amen? Hindi ko kayo pinagagalitan. Galit ako doon sa kapatid natin na dumating na nagpapagamit kay Satanas para magdamdam kami. Kaya nga, lagi ninyong naririnig, huwag ninyong bigyan ng pagdaramdam ang mga nangangasiwa, ang inyong mga manggagawa. In a nice way, pwede kayong magsalita. Huwag niyong, oy, duduro, gaganon-ganon. Oy, ikaw, sino ka? Amen? Amen? Swerte na, wala ako. Babalatan ko siya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malupang Ginoon. Yung nainis lang po talaga ako, mga minamahal. Kaya ito, on air ako. Buong mundo ito, on air. Narinig ako ni beloved Pogs, beloved Pets. Ayusin ninyo inyong mga inutusan. Kindly lang po. Praise the Lord. At dagdagan po natin ating special offerings na nag-cost na po ngayon on kasunhan, 2,462 and 25 centavos. Praise the Lord. Para hindi na tayo mapula ang dugyot. Ayusin natin yung ating CR. Amen? Amen? Ayusin natin ang ating palibot. Praise the Lord. Para sa susunod na papasal itong kapatid natin na to, praise the Lord, ma-appreciate naman yung inyong ginagawa, ating ginagawa na sama-samang magkakapatid. Narito po ang ating beloved brother. Sino ba to? Brother Alvin, para ipag-pipray po yung ating pagkakaloob. Sorry po kung kayo po ay nakarinig uli ng may litid ang liig ni kuya ninyo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya Boboy na amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamalapin sa Kristo. Marami pong salamat muli sa dakilang pagkakataon privilege na pinagkaloob po sa bawat siya sa amin. O malapang Jesus, narito po, malapang Jesus, ang iyong mga matatapat na mga anak na magkakaloob ng kanilang special offerings para po sa proyekto na yung banal na iglesia. O malapang Jesus, basbasan mo po ito. Pagpalain mo po, ibalik po po ng billion trillion times sa pagpapala. O malapang Jesus, pagpalain mo po sila. O malapang Jesus, siksikin, ligligin, apawan. O vertikal na masaganang pagpapala. Malapang Jesus, pagpalain mo po sila physical, materially, higit sa lahat spiritual. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tumayo po tayo, mag-gaspo tayo ng ating po mayambag sa hapong ito. Pagpalain kayo ng malapang Jesus. Panginoon, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ipabalik
siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating malapang Jesus, minamahal. At ulitin ko po, wala po akong kinagagalitan dito sa mga kapatiran. Dahil ako po, minamahal, ay talaga very expressive. Ayaw ko pong masaktan. Parang inahin. Inahing manok, kapag bagong pisa yan, subukan mong lapitan. Talaga. Grabe ba, minamahal, eh, kakaunti nang alang tayo, ginaganyan pa tayo. Anong gusto natin? Imbis tumulong sa mga beloved babies, lalo pa tayong dinidiscourage. Eh, ayaw ko ng ganyan. Mulat sa Paul, minamahal, hindi po ako nagdadagdag ng problema. Tumulong tayong pumasan sa mga pasanin ng mga beloved babies. Mga pasanin ng ating mahal na pastor. Amen? Amen? Purihin ang ating malapainoon. 3 times regular ang ating balalagawain dito. Tulad ngayon, ating midweek service, alauna hanggang 5:30 po ng hapon. Yan ay midweek service natin. At ang ating overnight prayer this coming Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. At ang ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa 157 GMCIM Compound, Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ang ating banal na gawain. Amen? At huwag ninyong kalimutan ang ating Bible study diyan sa Tibag, sa residence po ng ating beloved brother Romy Aleluya Benitez. Martes naman po yan, kaaraw ng kahapon. Yan ay alas 2 hanggang alas 5 ng hapon ay nariyan ang ating Bible study. At ang ating TV program, tuwing Friday o tuwing Saturday ng gabi, alas 10:30 ng ating gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Maminamahal, ang sa linggo na yan. Yan ang Jesus Miracle Crusade on Television, nangangaral ang ating mahal na pastor diyan. Nangangaral ang mabuting balita. Praise the Lord. At huwag ninyong kalimutan ang palaging ipinagbibilin sa atin ng ating mahal na pastor. Magbunga, dumalo, huwag mag-absent. Amen? Magbunga, dumalo, huwag mag-absent. Palagi talaga nire-remind namin ang tuwing gawain. At right after ng ating closing prayer, may practice po ang ating Jesus Finest Generation Choir. At may lihans, yung gusto magpalihans, mayroon tayong counseling, yung gusto magpa-counsel, handa ko po kayong paglingkuran dito sa aking luhuran. At kung wala na po tayong nakaligtaan, pumunta na lamang po yung magpalihans dati ng manalangin upang kayo mailihans ng ating minamahal na mga beloved elders. Tayo po lang tayo tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating malapanginoon sa masaganang biyaya ng gagaling sa ating malapanginoon sa araw na ito na tayo ginagabayan, sinasamahan ng ating malapanginoon. Narito po ang ating beloved brother Joshua at Bilyarus para samahan tayo ng ating closing prayer. Ingatan tayo ng malapanginoon sa ating pong pag-uwi sa ating mga kanya-kanyang pamamahay. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother preacher. Tayong lahat ay sama-samang manalangin. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalpin suso ng dalayan ng beloved pastor Wilde Estrada Almeda. Maraming salamat aming pinakamamalpin suso sa matagumpay na banalagawain namin sinagawa sa hapon ito, kami sinamahan mula sa pagsagawa malpin suso, hallelujah, sa MC, sa mga pag-awitan sa joyful psalm songs na inaalay para lamang sa iyo sa mga patotoo na inahayag ng pinagpalang mga anak sa pag-awitan ng kupunan ng mga awit. Iyo kami sinamahan sa pag-aali ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Iyong binuo sa amin ang iyong napakatamis at blessed presence at ganoon din sa
patuloy na katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kanilang kasampung bahagi at handog, maging sa patuloy na pagkikipagkaisa nila sa pagkakalob ng kanilang special offering, lalugi sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan na dinala na pinagpalang mangaral sa hapong ito. Ano man ang pinag-aralan, ito'y magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Tumuwi mo sa aming puso't sipan, aming tumi sa buhay habang kami naghihintay sa nalalapit na pagbalik aming dadalangin na kung paano pinarating ang maluwalhating ligtas ang iyong mga anak. Sa dako ito, ganoon din sa kanilang pag-uwi sa kanilang kanya-kanyang tirahan. Baluti mo dakil pag-ibig, kapangyarihan, pag-ingatan mo sa tuwing araw ng pananambahan, dalhin mo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagpalain mo kami, Malpensus, Hallelujah, Sandalang, Beloved Pastor, will this Lord Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord.